Motherly love. Motherly love is a protective and possessive affection which a mother will typically display towards their children throughout their life. Motherly love is considered a possessive affection where a mother will protect their offspring at all cost. Possessive. Gagawin ang lahat. Amen. Kita ko to, Sister M, sa farm natin. Kita ko yung manok. Di ba? Yung inahimpong manok. Eh, pagka po yan, meron po mga predator. Like, for example, ibang hayop. Parang formang aatakehin yung kanyang mga sisiw. At talaga po poproteksyonan. Amen. Kita ko rin sa mga kambing. No? Ganun din. Ang rabbit, ganun din. Ang pabo, talagang how much more ang tunay na ina? Amen. Ina na pangtao. Katulad ni Sister Emma. No, gagawin lahat. Ang isa pong nakita ko po imaginein po natin sa sinapupunan pa lang. Yes. Di ba? No? Selfless talaga masasabi natin Kasi sa bago pa tayo lumabas, bago ako lumabas, bago ka lumabas sa mundong ito, protectionan ka na ng ating ina. Katulad ni Mama Mary, amen. 9 na buwan, amen. No? Ang ating Panginoong Jesus. Ni-nurse niya yun, talagang kaya nga masuturing po natin yung ina po ay laman natin. Di ba? Bless. Kasi doon tayo mismo nang galing sa kanyang laman Amen. Kaya nga, ang affection, tama po yun yung affection talaga ng isang isang anak. Ina sa anak at anak sa ina. Naalala ko noon, nung bago kami mag-asawa ni Sister Emma, nagkasakit po ako, nilagnat po ako noon. Naku, katuwa. Ang tinatawag ko po, instead Sister Emma, I think 2 taon tayong mag-asawa noon. No? I don't know kung nahihibang ba ako sa lagnat or ano. Ang tinatawag ko po, ina. Yes, nung gumaling na ako, tinutokso ako ni Sister Emma, sabi niya, doon ka na nga sa ina mo. Totoo po yun, kasi po yung affection po. Kaya po yung pong ang magulang po, ang ina. Yes, of course, ang ama katulad ko ay importante rin po. Amen. Pero sa totoo lang, ako po, marirecall ko ang mga gawa ni Sister Emma sa kanyang mga anak. Lima po ito. Marami nga po nagtatanong In fact, last 2 days lang, yung akin po relatives nandito po sa bahay at tinatanong, Ate Ems, paano mo ginawa na pinalaki? Totoo kapatid, hindi lang po pagpapalaki physically, but pagpapalaki yung pong character. Mm-hmm. Importante po yun Importante po yan. Kaya nga po meron po tinatawag na like mother, like daughter. No? Masisinaw natin ang ina doon sa anak pa lang. Doon sa anak pa lang. Kaya napakahalaga po ng pagiging ina. And of course, brothers and sisters, sa atin po bilang pong isang ina, napakahalaga po na role po natin sa ating mga anak. Amen. Yun po yung isang bagay po na maanuhan po natin. Meron ko narinig doon Sister Ems, hanggat nagpapahalik, na, di ba? Hanggat nagpapayakap ang anak mo, kahit malaki na siya, nagpapahalik, nagpapayakap, yakapin mo. Kasi darating ang time na hindi na magpapayakap. Amen. Bilang isang ina, no? Ibigay po natin, kasi po, tayo po ang pundasyon. Amen. Ang nanay at tatay ilaw. Po ang ilaw ng tahanan. Ilaw. Magdidilim. Di po ba pagka brown out, ang hirap-hirap ng buhay? Kaya nga napakalag po bilang isang ina. Sabi po sa scripture, meron po tinuturo sa atin doon yung mother loves o motherly love. Sabi po sa Isaiah 66 verse 13, as one whom his mother comfort, so I will comfort you. Amen. Pangako po ng ating Panginoon sa isang tao, sa isang anak na nagmamahal sa kanyang ina, kino-comfort niya, pinaano niya. Narinig ko po ito sa isang pare, sabi niya, kung talagang mahal mo ang ina mo, masarap po sabihin na I love you mama, I love you ina, I love you nanay, no? I love you mommy. Pero kung wala naman po tayong time sa ating ina, especially po, parang medyo may laman yung sasabihin ko, Sister Ems, especially po pag nagkakaedad na po si nanay, si ina. Ako nga po, laki ng pagkukulang ko sa nanay ko. Na kaya ako minsan,
Tama ba yun? Mainggit? Hindi yata tama yung mainggit. Pero I admire Sister Emma. In a week, two times, three times, nagkakausap sila ng nanay niya. Ako nagpapasalamat si Mama, ang nanay po ni Sister Emma. Marunong po sa ano eh, marunong sa Facebook, marunong po sa video ano, video call. She is already 86 years old. Praise God. Kaya minsan pag nag-uusap sila, ang kwentuhan lang, ang sarap-sarap. Eh ako po, nanay ko, kung hindi lang mag-online yung aking mga kapatid, hindi ko makausap. Minsan sabi ng nanay ko, nung lately lang, last week lang, ano, sabi niya, ikaw pala yan, sabi niya sa akin, tap-taw, sabi niya, ang tama-tama mo ngayon, saya-saya niya. Nakita niya lang po ako sa video, kita lang niya po ako, grabe ang ano niya. Tapos sabi sa akin, alam mo ba na 85 years old na ako? Mga ganun ang mga ano niya. Minsan, ang mga may edad na po ay paulit-ulit na rin po. Okay, mag-alala. Darating po tayo doon sa edad po na yun. Magpapaulit-ulit din po tayo. Amen. Nung araw, akala ko ganun yun eh. Yung bang, sabi ko, kulit-kulit naman ng ano, mga may edad, mga ano. Hindi po pala. Ngayon, ako rin, minsan eh, paulit-ulit na rin. So, ang pangako ng ating Panginoon sa Isaiah 66 verse 13, lalawig. Sa Deuteronomy, binasa po natin kanina, di ba? Ang grabe, we will be in the fertile land. Ibe-bless tayo ng ating Panginoon. Kakaroon tayo ng long life. Ano pa sabi ng ating Panginoon, Sister Em? God's promise also sa Isaiah 49 verse 15 says, can a mother forget her nursing child? Can she feel no love for the child she has born? The answer is no. Of course. Of course. Because serving mother siya. Yes. Hindi niya pwedeng pabayaan. Hindi niya pwedeng kalimutan ang kanya pong gagawin lahat ng nanay. Mangungutang, anong gagawin, mamamalimos para lang i-nurse, para pakainin, para busugin, para palakihin ng maayos ang kanyang anak. Amen. Proverbs 31 verse 25. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at all days to come. Kahit pumalungkot yan sa puso niya, pero pag nakita po yung mga anak, grabe. Grabe po. Makikita natin sa tao, masasabi ko, ang mga nanay po ay very loving, protective sa kanyang mga anak. Hinding-hindi niya, ayaw na ayaw niyang pababayaan. May mga times po eh, naranasan ko po noon eh. Misang gabi na, wala pa yung mga bata, wala pa yung isa naming anak. Sabi ni Sister Emma na, si Kwan, si Jan, wala pa. Si Kwan, wala pa. Ako, sasagot ni Brother Mike, uuwi din yun. Pero ang nanay po, hindi makatulog. Alala ko tuloy, high school ako noon eh. Nag-birthday po ako. kasi... Siyado maramdamin yun. Kaya sa nanay, birthday ako, nag-expect ako ng sobrang daming handa. Dinala ko yung classmate ko, nasa probinsya pa kami noon. Dating ko, ang nahanda ng nanay is, yung monay na tinapay. Tapos walang coke. Noon po sa probinsya, pag may coke ka, birthday mo yun. Tinimpla lang niya na kulay orange, na hindi mo alam kung orange o hindi, basta may kulay lang. Tapos, may konting pansit. Talagang naglabog ako noon. Tapos, nilayasan ko. Grabe. Takot doon sa classmate ko sa isang bayan. Pagdating ko doon, inanay din po niya. Taka, bakit ako nandun? Nag-aalala siya kasi anak ako eh. Sabi niya, bakit nandito ka? Gabi-gabi na. Tapos sabi niya, ganito, bumulong yung classmate ko. Sabi kasi nagtampo sa nanay niya, birthday niya po ngayon. Ano? Bakit? Hindi pwede yan. Inatid po nila ako. Dating po namin sa baha, sa ano, nandun, lamang kaming gate. Tawag namin doon, tarangkahan. No? Doon pa lang po, kita ko, nanay ko, madilim na kasi walang kuryente sa amin. Nakadok mo po doon sa maliit na upuan. Nakatulog po sa harapan ng bahay namin sa paghahantay sa kanyang anak. Minsan, grabe tayong mga anak eh. Sabi ko,
nagawa ko sa nanay ko, kawalang yan. Minsan tayo mga anak, lapas tangan, walang galang. Kakalungkot nga eh. Minsan marinig mo, may mabalitaan ako. Minsan may mga counseling. Yung nanay, umiiyak. Kasi yung anak niya, iniwanan siya. Tapos dinimanda pa siya dahil lang sa lupa, dahil lang sa... Grabe. Grabe, sobra. No? Yun nga, last 2 days, namin kong kamag-anak, yung nanay, umiiyak sila mag-asawa. So yung kanyang anak, nagkamali lang, meron silang property na anuhan, sinisi na yung nanay niya, pinagbintangan na niloloko siya, tapos binlock na sa Facebook, binlock na sa media. Grabe! Sakit! Sakit! Kasi ako, kahit ako'y ama, nakikita ko eh. Narinig ko sa mga magulang. Sana tayo mga anak, maunawaan natin. Kasi time will come, magiging nanay ka rin eh. O siguro, baka nanay ka, baka ewan ko kung paano mo na iyan yung mga anak mo. Ganun po yung ano natin eh. Yung nanay po talagang sobra, napaka... Kaya nga po, ang nanay po napaka-special sa ating Panginoon. Amen. Bakit po? Why mother are so special to God? Sister M. Ang sa akin na experience ko, a mother are special to God kasi bilang ina, selfless ka talaga eh. Loving, caring, a giver who gives everything. Ibang walang-wala ka na, pero may pangangailangan yung anak mo. Gagawa't gagawa ka ng paraan para ma-provide mo yung pangangailangan ng anak mo. A mother who ensures her child is competent with the abilities. Yung binuboast mo yung moral ng anak mo. Sinusuportahan mo. A knowledge, dinadagdagan mo yung kakayanan nila. Parang yung isang anak nga namin sa Canada. Kasi nga po 5 yung anak namin. And then siya, parang nagsunod-sunod yung anak niya. So parang sabi niya, ma, parang ang hirap pala mag-alaga. Ngayon ko na-realize na kung ano yung hirap mo sa amin. So sabi ko, anak, iisipin mo lang na 5 kayo, napatapos namin kayo, naalagaan namin kayo. Importante, na-introduce namin sa iyo ang pagmamahal ng Panginoon. So don't give up, sagot niya. Oo nga ma, ikaw ang model ko. Parang ma-fulfilled ka eh pag marinig mo. At saka makita mo rin yung mga anak mo na magiging ina, magre-reflect kung ano yung pagpapalaki nila. Paraan ng pagpapalaki sa kanila. Yun ang isang bagay na. Meron isang kwento po na sabi niya, pinag-ano niya ng anak, sabi niya, alam niyo, ang nanay ko po, ang nanay ko, paborito niya sa manok yung leeg. Tsaka po yung paa. Yung paa, yung tawag Adidas. Yun ang ano niya, yun ang paborito niya. Kaya nung kumana siya, nagkatrabaho na siya, no? Ang ginawa po niya, bumili po siya ng fried chicken. So, ng fried chicken, laki. Buo. Tapos bumili rin siya ng chicken pit. Tapos yung halang-halang, tawag sa Bisaya, halang-halang. Yung pong halang-halang, puro leeg po yun. So, nung handa na, nilagyan sa nanay niya kasi birthday ng nanay niya. No, si yung anak po, expected po niya na kainin po yung chicken pit tsaka po yung leeg. Leeg po. Tapos ngayon, pagdating ng presyo, lumuksan po, ang binanatan, pangit na pangit. Inilantakan, ay, mas langit po inilantakan. I mean, yung una pong kinain ni nanay, yung pitso, yung hita. Tapos sabi nung anak, ma, hindi ba ito ang paborito mo? Ito yung paborito mo, yung leeg, saka yung Adidas, yung paa. Nako, anak, sa totoo lang, tama ka rin doon, sabi niya. Pero alam mo kung bakit paborito ko yung leeg at saka yung paa? Kasi pinauuna ko sa inyo yung picture at saka yung hita. Ang saya-saya sana nila, nung marinig po ng anak po yun, umagulgul po ng iyak yung anak. Hindi niya alam na yung nanay niya,
nagsasakripisyo every time nakakain. Naalala niyo po ba yun? Naano po ba natin yun? Na yung nanay po, yung kakainin po niya, yung natitira sa atin. Tapos tayo, inaaksaya natin yung pagkain. Nag-iiwan tayo sa plato. Magugulat ka na lang. Pagdating sa lababo, malinis na po yung plato. Bakit? Kasi yung nanay po natin ang naglinis. Naglinis saan? Hinugasan? Hindi po. Kinain yung tira mo. Ganun ka kamahal ng Diyos. At ganun ka kamahal ng nanay mo. God made mother make the world a better place. Amen. Amen. Yun po yung isang maibabahagi po natin. Maski po yung mga single mother, mm-hmm. Oh, marami nga po kami na-encounter ni Sister Emma ng mga na-outreach kami sa Hong Kong, sa Macau, sa other countries na mga OFW na nanay na nagsusumikap, no? Yung mga agony nila, yung mga hinaing po nila, na minsan ang mga anak po ay mag-aral, minsan mga anak na buntis, na grabe, sobrang pasakit, sobrang ano sa bilang isang ina. Amen. Mother is the most important woman in everyone's life. Even mother ka na. Even ina ka na eh. Di ba? Kaya nga meron pong kasabihan na malalaman mo lang yung mother's love kung ikaw ay naging ina na. Amen. Sa isang anak. Amen. Yun ang ano mo. Pero kung hindi mo rin maunawaan eh. A mother sacrifice her happiness for her child. Yun po yung kasiyahan ng isang anak, ng isang magulang. Na maging masaya ang kanyang anak. No one else can care for the kids, my brothers and sisters, the way mothers does. Maski po magaling po yung tatay, minsan may naranasan kami noon eh, walang short period lang, half month lang yata Sister Emma sa Amerika noon, nagbiyahe siya, so ako po naiwan. Ang hirap. Sa totoo lang, ang hirap. Ikaw magluluto, ikaw mag-aano ng baon ng mga anak mo, ikaw ang, grabe. There was a time then, nung bago kami sa renewal, Sister Emma lang nagtatrabaho, ako naiiwan sa bahay. Yung sinasabing natay, grabe, magluto, maglinis, grabe po yung pagiging isang ina. Kaya po napakahalaga po ng isang ina. How do we describe mother? Read the Galatians 5 verse 22 to 23. Amen. The fruits of the Holy Spirit, yun po yung karakter po ng isang ina. Makikita natin yung love, joy, peace, kindness, gentleness, no? Self-control, magagalit na, naku, Diyos ko, pipigilan pa rin niya. Bakit po? Sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang anak. Amen. Isang santa, si Santa Monica. Oh yes. Grabe. Ilang years? So 17 years ba or 29 years or so many years? Hindi ko na ma-count. Pero pinagtiyagaan niya po. Hindi siya nawala ng pag-asa na isang araw ang kanyang anak po magbabago. Pinagdasal niya po ito. Si San Agustin. Amen. Ang bunga ng pagtiyaga ng isang ina na si Santa Monica. Amen. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for our mother, sa aming ina, sa aming mommy, sa aming mama. Thank you po for placing her in our life and for the blessing she is to us and our family and yes. our kids. Amen. Thank you for the godly wisdom that she has instilled in us. Pinagkaloob niya sa amin, tinuruan niya po kami, aming nanay. Words cannot express the gratefulness we have in our heart yes. for her beauty and spiritual influence yes. in our life. All these things, Father, we pray for all Mother. In Jesus' mighty name, amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen and amen.